Magandang araw sa mga loyal viewers natin ng BBSK mula Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa aming programa at sa inyong mga komento tungkol sa aming mga usapan. Ako si Ate Mitch, ang inyong pambansang ate at head ng Council for the Welfare of Children na laging gusto ang kapakanan at pangangalaga sa ating mga bata. Makabuluhang kwentuhan na may kasamang kulitan. Mga tanong ninyo, sasagutin ko. Ito ang Bata-Bata, Sagot Kita! Continue sa ating pag-uusapan, iimbitahan muna namin kayo. Kung may gusto kayong topic na i-discuss dito sa aming programa o may gusto kayong i-guest namin para kapulutan din ng mga mahalagang impormasyon para sa ating mga bata, abay, i-comment nyo na at i-send dito sa ating messenger. Gaya ng topic natin today, about child marriage. Ready na ba kayong makinig? Ibig pong sabihin, maagang magpapakasal ang mga bata? Nga. Siyempre, kasama pa rin natin ang paboritong baby ng bayan, si Baby Boopsy! Hello everyone! Hello Philippines! Hello Ate Kong Mitch! So, ibig pong sabihin, ang topic po natin ngayon, yung pagpapakasal ng mga bata ng maaga. Kaya nga, Baby Boopsy, sensitibo na naman ang pag-uusapan natin today. Ikaw ba? Sang-ayon ka ba doon, yung batang pinapakasal? Hindi pa ako sang-ayon, Ate Kong Mitch, pero napapanood ko po sa YouTube na marami pong batang ganun na ikinakasal, lalo na sa mga matatanda, pero sa ibang lugar yon. Sa ibang bansa, pero mabuti pa ay himayin na rin natin ito. Okay. Dito sa Pilipinas, ang legal age of marriage under family code ay dapat nasa edad 18 years old. However, sa ibang relihiyon at kultura, sandali lang ha, magpapasintabi muna ako sa ating mga kapatid na may ganitong mga paniniwala, okay? Ang child marriage ay pinapraktis, okay? Paano pong pinapraktis? Halimbawa, yung iba kasi talaga, mayroong mga fixed marriage na minsan 12, pinapakasal na. So, ibang mga kultura din ay isinasagawa ang early marriages. Pero, maaaring ito ay hindi marehistro dahil nga pinagbabawal ng batas. Eh, paano po yun? Parang silang mapapakasal kung ipinagbabawal. Tapos, nasa kultura nila yung ganung ano. Kaya nga hindi nare-rehistro. Yun naman po pala. So, tama po siguro na ang hashtag natin ay hashtag and child marriage. 2021 na po kasi ngayon. Bigyan natin ng karapatan at kalayaan ng mga bata, lalo na ang mga batang babae, na abutin ang kanilang mga pangarap at maging matagumpay bago po sila ikasal. Agree ako dyan, Baby Boopsy. Kaya naman napaloob sa Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, o yung tinatawag namin na CEDAW, at ng UN Convention on the Rights of the Child, o UNCRC, ang pagpo-prohibit sa bata or sa child marriages. At kasama ang Pilipinas na nag-ratify o sumang-ayon dito. Yay! Pero ang nakakalungkot lang, Baby Boopsy, kasi nga sa kabila ng paglaban para sa karapatan ng mga bata at ng mga babaeng bata, 12 million na batang babae pa rin ang kinakasal ayon sa pag-aaral. Sa Pilipinas po? Pinapractice pa rin sa Southeast Asian countries gaya ng Indonesia, Laos PDR at Vietnam ang early unions. Nakakalungkot po pala talaga. Ang dahilan daw ng ganitong early marriage ay kahirapan, lack of education, cultural practices and security. Kaya nga, Baby Boopsy, hindi nila nakikita na kapag ang bata ay maagang kinasal, haharapin din niya ng maaga ang pangmatagalang consequences nito. Matitigil siya sa pag-aaral. Maaaring siya makaranas ng domestic
violence at magpatuloy ang kahirapan. Tama ka dyan, Ate Kong Mitch. Pero base po sa mga nabasa ko, ay may good news din naman kahit papaano sa usapin ito. Tama po? Tama yan, Baby Boobsy. Nagkaroon ng forum ang ASEAN at UNICEF at ilang humanitarian organizations at mula noon ay nagbago ang kinasanayan ng bansang Indonesia at nagkaroon ang kanilang government na gawing 19 years old ang legal age ng magpapakasal. Wow! Sabig sabihin, nakapag-desisyon na sila. Opo, kasi legal age na. Pilipinas kaya kailan? At eto na, sa Pilipinas ay ipinasa naman ang bill kung saan isang krimen ang pagpapakasal sa mga bata. Ito yung House Bill number 1373 o ang Girls Not Bribes Act na pagpoprohibit sa mga menor de edad o yung mga below 18 years old. Yay! Go, go, go! Let's give our children a chance to dream and a chance to define their future according to their dreams. Sabi nga po nila, di ba? Kinaya mo yun. English yun na. Dire-direcho, ha? Oo, di ba? At patuloy din nating i-defend ang karapatan at kabutihan ng mga bata. Ilaban natin ang kanilang edukasyon, ang kanilang freedom sa kanilang mga pangarap at mabuting kinabukasan. Kaya sabi mo nga kanina, hashtag end child marriage na tayo, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo! All over the world! Yes! At syempre, tandaan din natin na palaging narito si Ate Mitch para gumabay sa mga batang Pinoy at masiguro ang inyong kabutihan. Ang tanong ninyo, sagot ko, ito ang Bata-Bata, sagot kita! Sagot kayo!